Magandang umaga, magandang umaga. Mga kagren, dito nga tayo ngayon sa farm. Magandang umaga, mga time check is 7 AM. 7 AM. Silipin muna natin yung mga tanim-tanim natin kasi nakaraang araw doon tayo sa pispa nakapokus. So daanan natin kasi madadaanan lang din. Kasi maya-maya mga kagre, pakainin na natin yung hito doon sa hatchery. Unang pakain ng hito. So ngayon, dumaan muna tayo rito sa nursery. Kasi para maano natin yung gagawin at saka bibisitahin din natin yung mga tanim natin. May tao naman palagi pero hindi pa natin nakita. So ngayon, daanan natin. So mga kaagri, marami tayong activity na gagawin pa para ma-improve ang kung kahit sa mga maliliit na farm, nagbibigay lang kami ng mga kunting idea kung paano establish ng maganda yung farm na malagyan natin na kahit anong gusto natin na itanim na naaangkop doon sa itinanim mo. Kasi magtanim tayo minsan, wala, hindi napapanahon. So importante talaga, kailangan napapanahon at saka yung tamang distansya sa pagtatanim kung ano yung itatanim mo. Dapat nakaplano yan. So yun nga, papakita namin yung itatanim namin doon naman sa farm. Tanim tayo ng mahogani, nagdala na sila, napili sila doon magkakot. Kasi silipin natin yun, yung tanim natin, experiment natin, apple, mangga, bago tayo tutulak doon sa isda para sa unang pagkain. So makikita nyo rin yun lahat kasi yung hito natin, simulat bata, simulat maliit pa hanggang paglaki. So baybayan natin. Ganito din sa farm para may idea din kayo kung paano. Kasi marami tayong itatanim na medyo hindi masyadong makilala ng mga tanim. So andun, i-establish lang natin maayos, iuna natin yung mga itanim na dapat sa ngayon na panahon, yun muna ang itanim. Hindi basta-basta magtanim tayo na gusto lang natin magtanim. So ayusin din natin. Ayan mga kaagre, mahogani. Tatanim natin yan sa mga boundary-boundary kasi malaking tulong yan sa hangin. Pagka medyo may bagyo, yan ang magiging windbreaker natin para yung mga tanim natin na mga high value crop dun sa gitna, mapuprotektahan niya. Dito talaga ang kailangan pagka dito sa lugar namin yung bagyo. Kailangan natin yan. Naka-importante yan. Bago ka mag-establish ng mga tanim-tanim sa gitna, make sure sa gilid niya may ano ka, may windbreaker ka. Ayan, itatanim na yan nila dun kasi ngayon umuulan na. Lahat ng mga boundary na tinatamnan ng high value crop sa gitna, tamnan mo sa boundary ng windbreaker, mahogani, nara, acacia, kung ano-ano pa yung mga forest tree na magandang itanim. Ayan mga kaagri, hinahakot nila, dadalhin nila dun sa field. Ayan mga kaagri, yung mga mahogani natin, prepare natin yan para doon. May mga nara din tayo dito, nara, pang kalikasan talaga. Ayun na si Michael, lasing yan kagabi. Umiiyak yan. Umiiyak. Bumabati ka naman ba sa ano mo? Ikaw ang palaging bumabati. Ba't ngayon ayaw mo nang bumati? Wala sa kondisyon. Ayan na sila si Rani at saka si Mike. Si Kuya Elmer andun. Hello mga pre. Good morning. Yan malalaki na. Sino kayo sa kasama namin? Yan si Kuya Elmer. Oo. Oo. Kaya umpisa ng tag-ulan, umpisa ng bakbakan sa field. Bakbakan sa taniman. Bakbakan sa taniman na naman. Yan mga pang windbreaker natin yan. Yan ang ilalagay natin sa mga gilid-gilid. Okay. Dito na naman tayo. Ito ay di-deliver na naman namin sa kabilang site. Ito ang panangga sa bagyo, kumbaga. Itatanim sa At itatanim namin sa kabilang
farm. Sa mga gilid-gilid na, kumbaga. Taniman na. Ayan. Ayan mga kagre. Bibisitahin natin yung kakao natin na naidinugtong. Kung ano na naging resulta. Yun, maganda ang resulta. Ayan mga kaagre. Buhay na yung mga dinugtong na kakao. Purpose natin yan, paramihin natin yan para gawin natin mother plant. Kasi mahirap magkuha ng kakao rito mga kaagre kung yung magandang variety. Kailangan pa natin magpadala galing ng Mindanao yung mga magagandang variety. Ayan mga kaagre. Buhay na siya. Nadugtong na yan siya. Grafted na yan. Tulad nito mga kaagre. Oh. Grafted na siya. So maganda na yung tubo niya. Ayan mga kaagre. Bisitahin din natin yung ating mga kalamansi na dudugtungan pa. Ito yung mga rootstock niya. At ayun sila. Magtatanim na rin ng kalamansi. Magdadala na rin dun sa side ng kalamansi. Yan, pumipili na sila ng dadalhin doon kasama ng mahugan. Kasi pag nagtanim ka doon sa plantation ng kalamansi, kailangan mo rin magtanim ng mahugan doon sa boundary niya o sa gilid niya para magiging windbreaker. Kasi nga dito medyo malakas na kasi yung bagyo. So, importante yan mga dugtong na yan ng mga kalamansi. Ready to plant na yan siya nito ito. Yun. Yun lang ang activity. Sa ito. Plantation. Yan. Kinarga na. Tingnan natin din yung bibisitahin din natin yung ating mangga na bagong tanim. Ganda na mga kaagre. Mag 2 years pa lang yan. Pero maganda yung pagkaan. Maganda yung tubo. Yun lang ang agwat nila. 4x4. Yan mga rambutan. Tingnan natin yung ginawa nating combine sa grafting at saka marketing. Tingnan natin kung may ugat na siya. Ayan, malapit na. Pagka medyo dumami na yung ugat niya, pwede na natin siyang ilagay sa bag. Pero dahan-dahan lang talaga ang paglagay kasi medyo masilag. Tingnan natin dito sa kabila din kung may ugat. Ito yung paraan kasi para mabilis mong may padami. Wala pa siya masyado ugat. Alanganin pa. Kaya antay-antayin lang natin. Huwag lang tayong magmadali. Yan mga kaagre. Pinipili na nila yung itatanim doon sa sunflower yan. Yan ang maganda din itanim sa paligid para maganda naman tingnan yung paligid na tinatamnan. Hindi ka rin magtatanim. Yan. Sunflower. Itong sunflower mga buddy. Kulit talaga si Mike. Hindi kaya niya kay Elmero. Seryoso. Pag di nakainom. Yan, sunflower. Kailangan din natin magtanim-tanim ng mga sunflower para din maganda din naman yung paligid. Ayan.
Silipin din natin yung experiment natin doon sa ano, yung apple na inano ko. Sinidling ko. Ayan, tinago ko dito sa lilim. Oh, ayan na siya mga kagri. Oh. Ito yung apple na experiment ko. Binili ko siya ng binili ko sa palengke. Yung Poji yung binili ko kasi so baka papalarin tayo. Eh, ayan na, unbuhay na siya. Poji apple. So, try natin. Wala namang masama dun. Hindi naman tayo makukulong pag namatayan. Pero at least, ginagawa natin yung ginagawa natin na ano. Ayan sila. Meron pa dito marami yan. Mga apple, mga kaagri. Tinatago ko lang dito sa gililim. Kasi ayaw niya ng medyo sobrang init. So, pinainitan ko rin siya. Ilalabas ko. Marami yan. Andun pa sa kabilang area. So, i-try natin. Subok. Ayan. Nakakagre. Dito mo si Mike. Sundan natin si Mike. Mahilig si bulaklak si Mike. Ano kayong mayroon kay Mike? Ba't mahilig ka sa bulaklak, Mike? Wala lang. Kuan lang daw palamuti lang sa bahay. At pang sa bahay mo ba 'yan itatanim? Oo. Pero ikaw hindi naman sa bahay. Itatanim namin sa farm ito. Sa kabilang farm. Hmm. Para naman makita nila kung ano ang kagandahan ng sunflower doon. Hey. Yan tuloy na ulog. Yan. Sunflower, kalamansi. Ngak-ngak kasi nang ngak-ngak. Mau gani. Ngayon, may tanim to ngayong araw. Nakakontribute na naman tayo sa kalikasan. Diba? Yan lang naman importante. Mga kaagri, tapos na tayo nag-ikot. Ano na natin yun, ikarga na natin yung mga dapat ikarga at saka may tanim ngayong araw na to. So, yun lang muna ang pasilip namin sa ngayon. Kung gusto nyong masubaybayan ang journey namin, mag-subscribe kayo at saka i-like nyo. Para naman masubaybayan nyo kami. So yun lang muna sa ngayon kasi sinilip lang natin yung ano natin. Mga activity doon sa field, makikita nyo rin. Si Mike kasi talagang palagi ito sa field eh. Kuya Elmer. Dito si Kuya Elmer. Yan, si Kuya Elmer. Dinadiligan niya yung mga bagong tinanim niya. Hindi niya pinapabayaan niya ang mga tanim yan. Araw-araw na nididilig.